sumayin niyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong makatanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayong araw pong ito, 25 ng Pebrero, Biyernes, ay ating ginugunita ang makasaysayang EDSA Revolution dito sa ating bansa. Samantala na tayo nagdiriwang at ginugunita natin ang ating kalayaan mula sa mapaniil na diktador noong 1986. Ngayong araw namang ito, tayo po ay sama-sama munang magdasal para sa bansang Ukraine doon sa Europa na sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng digmaan ang Ukraine kalaban ang bansang Russia. Marahil di po natin lubusang nauunawaan ang puno at dulo ng pangyayari ito. Pero ang mahalaga, sama-sama po tayong magdasal para sa kapayapaan ng mundo. Kasama ang ating Papa Francisco na nananawagan sa atin na ang March 2 na Ash Wednesday ay gawin nating Day of Fasting and Abstinence for Peace in Ukraine. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay naninikluhod, nagmamakaawa sa inyong harapan sa mga oras na ito. Digin niyo po ang aming mga panalangin upang pasukin ang puso ng mga otoridad ng bansang Ukraine at Russia at ang iba pang mga bansa na dito ay maaaring maging kabahagi ng digmaan na ito. Nawa po ay panatilihin niyo po sa kanilang konsensya ang pagkakaroon ng pagpapahalaga sa kapayapaan at buhay ng mga mamamayan at hindi pansariling interes lamang. Itinataas po namin sa inyo ang mga mamamayan ng bansang Ukraine, katoliko man o hindi, anuman ang kanilang pananampalataya sa mga oras na ito, iisa po ang aming layunin na kami inyong pagbuklorin sa kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan, na kung papaanong sinabi ninyong nananalangin ka, na kung papaanong ikaw at ang Ama ay iisa, sa oras na ito kami po'y nagdarasal na nawa kami ay maging iisa kasama mo upang sa ganon makamta namin ang tunay na kapayapaan dito sa lupa samantalang aming isinasabuhay ang magandang plano na iyong inilaan para sa aming lahat. Hipuin niyo po ang bawat isa, ang bawat pinuno ng bansa na magdesisyon ng tama, hindi para sa sariling interes, kundi para sa kapakanan ng mamamayan sa buong mundo. Ang lahat pong ito iniling namin sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Samantala, ang mabuting balita po natin ngayong araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 10, mga talata 1-12. May mga Pariseo na lumapit kay Jesus at itinanong kung nararapat ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan. Sinabi ni Jesus, hindi. Pero ang sabi nila, bakit po nung panahon ni Moises, binigyan niya ng bill of divorce? Anong sabi ni Jesus? Maling-mali kayo. Ito'y dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero sa pasimula ay hindi ganyan sapagkat nilalang ng Diyos ang tao, babae at lalaki, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sasama sa kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Lagi po nating sinasabi, the family is the basic unit of our society. At ang pamilyang wasak, ang pamilyang hindi nagkakaroon ng matatag na samahan, at sinisira ang sakramento ng kasal ay hindi lamang pagsira sa relasyon ng isang babae at lalaki, kundi ito'y isang unti-unting pagsira sa ating sosyedad. Because sabi ko nga po, the family is the basic unit of society. Sabi ng iba, ano pong magagawa natin kung talagang hindi magkasundo ang mag-asawa? Alam naman pong manatili sila sa kasal. Kung nagkakaroon na ng bugbugan, nagkakaroon na ng abuses, nagkakaroon na ng talagang violence, well, hindi po natin kinocondone any form of violence. Of course, hindi po natin sinasabing manatili ka sa isang destructive marriage. But what we are saying here is, first and foremost, try your best
to save your marriage. Gawin muna ang mga pamamaraan. Seek counseling, seek a person na mamamagitan. Yan ang role ng mga ninong at ninang. Kung talagang nagawa niyo na, na-exhaust niyo na, at talagang may bugbugan, ay talaga naman pong wala tayong magagawa, kundi magkaroon ng paghiwalay. But, in our Catholic Church, we have this what we call legal separation. Not in view of pre-marriage, but in view of living apart from one another peacefully. And yet, hindi pababayaan ang kanilang mga anak. Pero ang goal po palagi natin dito, hanggat kaya mong ipaglaban, hanggat kaya mong panindigan, kasi ang masama, gusto ng iba ng diborsyo for any reason whatsoever. Kahit nga, minsan, senseless reason, hindi magaling magluto, o di kaya naman ay merong simpleng hindi pagkakaunawaan, o di kaya naman dahil may ibang nagugustuhan. No, that's not the point. Ang goal po palagi natin dito, masave ang ating basic unit of the society, which is the family. Look at St. Joseph, kung paano ipinagtanggol ni San Jose ang kanyang kasal kay Maria. Maaring sa pagkakataong ngayon, si San Jose ay talong-talo, pero nanindigan siya na ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kung paano ipinagdasal natin kanina ang digmaan ng bansa laban sa isang bansa, ngayon ipagdasal natin ang digmaan sa loob ng bawat tahanan. Nanawa, ang bawat mag-asawa, babae at lalaki, piliin palagi na maging tapat, magmahal, at hindi saktan ang bawat isa. Isipin palagi ang kapakanan ng kanilang minamahal, lalo tigit ang kanilang mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos.